Morning po. Ito pong bagong project namin ngayon. Nandito kami ngayon sa Istana Subdivision sa Malagasang Imus. So ito pong bago namin project ngayon. Renovation po siya ng rooms. Ayan. So ang nakikita nyo po, nag-i-start na kami ng pagbabaklas ng dating kita. Bali po, ang kasama niya kasi hindi siya nakalibel mula doon sa pinakamataas. Gagawin po namin, tataas po namin yung pinakalaylaya ng yero or yung part doon para magkakaroon kami ng itatangat namin yung kanyang kesal. So, ang dati niya pong ceiling plywood. So, papalitan namin siya ng hardplex. Tsaka yung mga gawin namin ng pang-concrete. Metal na rin ako. Ito na po yung mga pang-yos. Nasira na po na po. Nasurok na talaga. Renovation po ito kasama po yung tiles papalitan namin. So yan, nagtubuklapos po yung mga tiles. Yan po, makikita niyo po ito. Kaya po siyang tuklapin. Yan, hawak ko lang na tuklap na po agad. Papalitan po namin yung tiles. Saka itong mga rooms na to, magkakaroon po siya ng babagong pagbabago, paglilipat ng partition. Yan. Ito hanggang dito sa ceiling, papalitan po namin siya. Yan. Magkakaroon din kami dito siya ng abang para sa kanyang ventilation, kasi walang abang yung ventilation ng kanyang exhaust fan at saka yung sa CR na exhaust fan at saka exhaust fan dun sa kanyang kitchen area. So wala po, nangyari po, mag-aabang po kami sa mga pipe dito sa part na to. Yan po, ito yung dating down spout. Yan. So tatakpan po namin hindi naman hindi maganda tingnan kasi na nakalabas yung mga tubo. Yan, ito po. Pakita ko sa inyo sa galing sa taas yung latag. Ito yung pinaka-original na latag na inasyon nila sa developer. So ito yung pinakatarik, ito yung palopo, tinatawag na red. Mapapansin niyo po sa baba. Dito na ako niyo. Dito siya naka-elevate ng maganda. Punta sa pinaka-gutter or laylayan. So, ayan. Ang gagawin po namin dito, mula dito sa pinaka-tuktok, tatansihan po namin yan hanggang dun sa dulo. So, masunod namin yung yung elevation para yung yero na ilalagay namin, hindi po siya pilit. Pusa lang siyang elevation niya. Pero ituloy po hanggang doon sa gutter. Ayan. So gagawin po namin ito. Tatanggalin muna namin ito. Dati pong yero. Ayan po, nakapaglatag na kami ng isang yero. So, ito yung naging resulta ng aming renovation. Ayan. Same pa rin yung pinakatuktok. Pero umangat kami ng latag para po yung yero namin tuloy-tuloy po siyang bagsak. So, katulad nito. Ayan. Hanggang po,
hanggang doon sa kanyang gutter. Yan. So, yan. So, ang slope niya, okay po ang pagka-slope niya. Tapos, ang buklero namin, hindi po siya nababali. So, yan. Tapos, lagyan namin siya ng brick sa gitna, katulad nito. Para hindi po siya tulundo. So, dagdag-tibay po siya sa amin. Ginawang trato. So, ayan. Iyero po namin, isang larguan po na, ano, halos 15 feet yung haba. Kulay red po siya. Tapos, lagyan namin yung solution sa ilalim. So, ayan. Double po yung solution na yan. Double foil. So, ito, maglalagay pa kami ulit ng insulation. Hanggang sa buo ito malagyan. Po. Sa dulo, yung size ng gutter niya, sadya po yan. Nilakyan na namin siya para hindi alanganin sa bulyong ng tubig. So, yan. Size po ng gutter. Process po. Itong process na to, yan, kita niyo po. Spacing namin yan, 70 standard po siya sa trusses. So yan, medyo makulimlim po, nabutan na kami ng ulan dito, pero tinutuloy namin ang paggawa namin ng bubong. Thank you.